Elsa naman, pinag-usapan na natin to eh. Nagbago na isip ko eh. Sama ako. Anong sasama? Tatlong araw na puro planta ng mineral water ang ikuti namin doon, hindi shopping mall. Ilang araw lang naman ako doon eh. Sabado, andito na ako. Di tsaka tayo lumabas. Anong Sabado? Eh, sabi mo tatlong araw lang kayo mag-iikot ah. Eh, yung organizer kasi, si Mr. Artadi, eh, nag-schedule pa ng golf kasama yung mga Chinese na kliyente eh. Sa Sabado ako natapat kaya. Hindi. Tatlong araw ang trabaho, tatlong araw ka lang dun. Uy! Yung maganda na may bigay mo sa akin! Uy! At bakit? Eh, mahirap na pag baka lang kayo. Eh, dahan-dahan ha. Oo naman. Oh, huwag ka mandadayo, baka sisilip ka nakikita mo ha. Hindi, hindi ko nakikita. Sige, tabi ka lang ha. Saan ba? Oh, dyan ka lang. Mama si baby. Steady ka lang dyan, steady ka lang dyan. Oh, sige. Ang bigat naman na itong dalang mo, be. Damit mo ba lahat to? O hindi ah, kasama na lahat ng gamit ko dyan. Bigat eh. Hindi man puro damit lang yan. Grabe ka naman. Huwag kang didilat, be, ha? Hindi ako dumidilat. Oo. At dumilat naman ako nakatakot. Surprise, oy. Oy. Okay ito, ah. Be? Mm. Okay na ba? Anong okay? Be, pwede na patanggalin to? Ay! Naku! Sorry, be, ha? Te, adika, sandali, ha? Sandali, dahan-dahan. Oh, oh, dali lang. Ano ba yun? Oo, oh, ba? Parang may sabon. Surprise siya. Kaya ata naglinis. Hmm? Ito talaga. Sige, be. Tanggalin mo na. Tanggalin mo na. Thank you, be. Nagkabal ako. Be? I'm here, be. Ay, social naman, gorming. Sige, be. Siyempre. Grabe namang pag-aabala to, be. Be. Be? Toast. Para sa ating magiging pamilya. Para sa ating magiging pamilya. Ay! Sweet mo talaga, be. Be! Ano? Ay! Be! Patayin mo! Be! Ay! Sir, ilalagay ko na itong nandito. Oo, sige. Pakina lang. Oo, yan ha. Biyernes na ako uuwi. Nakipagpalit ako ng golf doon sa isang kasama ko. Uy! Ano ba? Pwede bang sa susunod ka na lang sumama? Sabihin mo, may sakit ka. O kaya... Ako! Sabihin mo, may sakit ako, kaya hindi ka makakaalis. Basta huwag kang tumuloy, Pitoy. Naku, huwag ka nga magsalita ng ganyan, ha? Baka mamaya magkasakit nga tayo. Ano ka ba? Ano nangyari sa'yo? Dati pa naman ako maaalis, ha? Hindi naman first time to. Kasi ilang gabi na akong nananaginip, eh. May masamang mangyayari sa'yo. Oh, Elsa naman, panaginip lang yan. Di ba may mga nagsasabi nga, yung panaginip, kabaligtaran niya ng nangyayari. Kaya, huwag mo na isipin yun. Tsaka ano to, eh. Importante ito eh. Biyernes, nandito na ako, promise, ha? Sige. Pag lumabas ka ng pinto, hindi na kita kakausapin. Oh, sige. Alis na ako. Hindi mo na ako makikita!
Bye! Pitoy! Pitoy! Sir, sabi ko sa'yo, mayayari siya, mama. Yari ka! Ewan ko sa inyo! Huwag na kayo babalik, ha? Babalik ako sa business! Sabi ko sa'yo, malakas ang tubig dito. Hindi kayo ba ibubuo ng pamilya dito? Magkakasakit yung baby natin kung ano-ano sakit. Kailangan lumalap tayo ng malilipatan. Kailan mo balak gawin yon? Kailangan lumalap tayo ng malilipatan ngayon na. Paghubang-paghuba ng baha, hahanap tayo ng lilipatan. Sir. Saan ka pupunta? Sa resolusyong umihiling na ipatigil muna ang pagproseso ng pork barrel. Ang kampo naman ni Ate Maria, ano po yung pork barrel? Ay nako, di mo maintindihan, bata ka pa. Eh, ikaw naintindihan mo? Hindi. Pero, hindi na ako bata. Eh, ba't pinapanood mo pa rin? Wala lang, uso eh. Saka alam mo, para hindi alatang di mo naintindihan, tatango ka lang ganito, ha? O, di ba? Mukha akong matalino. Ah! Oo nga, no. Ako nga nang pasubok. Yan. Okay po ba yun, Ate Maria? Oo, galing mo! O, ngayon, pag may nakakita sa atin, bibilib sila. Kasi isipin nila matatalino tayo, di ba? Okay, game? Okay. Manik po, bilis. Ilingin nyo. Uy! Anong ginagawa niyo? Turo po natin, Maria. Mukha na po ba kami matalino, Nay? Ano mukha matalino? Mukha kayong tang... Ano po yun, Nay? Tang tatanghaliin kayo! Sa klase. Sige na, ayusin yung gamit. Tama na yung TV. Eh, tara. Ay! Ano to? Bumagsak mag-isa? Baka may nangyari kay Pitoy! Ma'am! Sorry po, ma'am. Bakit? Eh kasi inalis ko po yan kanina dahil naglinis ako. Baka po mali yung pagkakasabit ko kaya bumagsak. Sigurado ka bang bumagsak lang yan? Baka nanalamin ka kaya nabasag. O ikaw ha? May problema ka ba sa mukha ko? Wait, ano ba kayong dalawa? Tama na! Oo nga, mukha nga mayaman sa Ate Baby eh. Hmm? Ayan na. Narinig niyo. Ang bata hindi nagsisinungaling. Teka nga, paano mo naman nasabi na mukhang mayaman si Ate Baby? Eh kasi po, kamukha niya yung babae doon sa pork barrel. Di ba mayaman yun? Ay! Oo nga, ano ba mukha mo? Di ba? Oh, ang bata hindi nagsisinungaling. Ito,
Ano to? Paro-paro. Pinabibigay ni Erica. Sige, pakilagay nilang doon sa likod. Uy! LQ! Anong LQ? Hindi naman kami. Weh, ba't yung ace na buong regalo niyang paro-paro? Hindi niya regalo yan. Project namin yan para sa school. Ano nga? Ito na ba yun, be? Parang ito na eh. Ste. Wala namang iba. Tinga. Tao po! Ano po yun? Ano po, titignan ko sana namin yung ano, pinaparentahan yung apartment. Ay, halika po kayo! Ay, sandali lang po. Binabaha ho ba dito? Hindi! Pero malakas po ang tubig. Bakit, Neng? May phobia ka ba sa tubig? Wala pa po. Eh, kung magugustuhin nyo to, bali, kailangan ko ng 2 months advance at saka 1 month deposit, bali, 18,000 lahat. 18,000? Eh, bakit sabi sa advertisement, 5,000 pesos lang? Eh, nako, luma na yan. Hindi ko lang napalitan. 6,000 talaga upa dito. Sandali lang. Ano, be? Eh, okay na siguro. Eh, pasok pa naman sa budget, di ba? Eh, ayos naman ho. Eh, pasok naman ho sa budget eh. Ah, okay. Fix ang budget ng tubig dito, 800, tapos 100 mag-aambag kayo para sa CCTV at saka 100 para sa basura. Ganun po ba? Mm-mm. Palabas po ba ng gate may bayad? Wala, bakit? Kasi aalis na po kami, ang dami namang binabayaran dito. Hindi ka naman magalap na tayo ng iba. Wala naman pala kayong pambayad eh, nag-aano pa kayo ng apartment. Titignan natin yung mga rason bakit siya uupa. Siguro yung unang rason would be malapit ito sa eskwela ng mga anak mo or malapit ito sa iyong trabaho. Susunod na titignan mo yung seguridad, siyempre. Ito ba is safe sa pamilya ko? Kung uuwi ba ng gabi yung anak ko? Siyempre yung transport, iisipin mo rin. Yung baka mas mahal pa yung gagastusin mo sa tricycle, di ba? Tapos susunod, titignan mo rin kung kaya ko ba yung upa. Tsaka susunod pala, siyempre, angkop din para sa inyo. Kung halimbawa, 3 yung anak mo at 1 bedroom lang yung gusto mong upahan, hindi angkop. So, hahanap ka ng angkop din sa pangangailangan ninyo. Isa sa mga batas ay yung tinatawag na Rent Control Act of 2009. Yan ay Republic Act 9653. Itong batas nito ay ipinasa upang protektahan yung mga medyo mahihirap na konti, no? Hirap na hirap sa pag-rent. No? A number one parameter is, ito ay nag-umpisa noong May 2009 hanggang May 2010. During that period, hindi ka pwede magtaas. Ngayon, after that period, until May 2013, pwede ka magtaas annually 7% lamang. No? Ang maintenance doon sa aking mga ginawang mga kontrata, kung minor repairs lamang sa account yan ng lessee. Pero kung halimbawa yan ay major, so yun ay for the account of the lessor, the owner, no, of the structure. Under this law, sinabi ko, ang allowable lamang, no, one is 1 month advance. At pangalawa, 2 months deposit. Nay, ba't di kayo kumakain? Ba, mga yayat kayo niyan eh. Sigurado nagda-diet si nanay. Para pag-uwi ni tatay, sex na siya, di ba, nay? Wala akong gana, mga anak eh. Namimiss ko ang tatay niyo. Hmm.
Nayo. Lagay natin dyan para kunyari kasabay natin siya kumain. Ayan. Yeah. Thank you, na. Baka matalik ko. Pintoy! Kain ng kain, Elsa, ha? Ayan pa. Alam mo, Elsa, eh, wala namang masama na mag-alala ka sa asawa mo. Kaya lang, di ba, parang... Hindi nga alam mo kung kain, napibigil. Eh, kung... Tawagan mo kaya, para lang sa... Hindi mo alam ang wangan, makakamplito, eh. Ah, ganon? Hindi ko, tawagan mo na. Alam mo, Elsa, marami ka nang sinabi, no, na... Oo, naintindihan ko. Ay, naku, Elsa, huwag mong sayangin yung pag-aalala mo kay Pepito. Sigurado ako na walang masamang mangyayari sa kanya. Siguro. Ano ka ba? Eh, ang swerte-swerte kaya ni Pepito. Biruin mo, nanalo siya ng 700 million peso sa loto. Nagkaroon siya ng maganda at mabuting asawa. Nagkaroon ng mga anak na nakakatuwa, na magandang bahay. Ng kapitbahay? Ng kapitbahay. Thank you, ma. Tsaka yung asawa mo, mabait. Hindi basta-basta kinukuha ni Lord yung mga ganyan. Baliktad naman yung sinabi mo. Yung mababait, yun ang baagang namamatay. Naku mo, wala ka nang makinig dito. Halika, kain ka pa. Eto ba, may ice cream pa. Eto, masarap. Pa. Naku, para hindi ka mag-alala, samahan na lang kita. Namunta. Eto yung magsha-shopping. Okay? Yes! Shopping, shopping, shopping! Wake up, Miss Unforgettable. Ang dami, no? Okay. Ito, sapatos? Okay. Dito lang kami, ha? Sige, ma'am. Alam mo, kinakabahan ako dyan kay ma'am. Bakit? Hindi kasi kanina, ang nungkot-nungkot niya. Ngayon naman, ang saya-saya. Hindi ba nakadrag si ma'am? Hindi, no. Alam mo, na-miss lang niya si sir. Okay. Shopping, 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 shopping! Shopping! Shopping, shopping, shopping! Yan. Yan yung naka-drugs. Addict! Grabe! Miss Unforgettable. So, basta may legs. Susumbong kita, ha? Gusto ni Pito yan, ha? Sandali, ha? Ay, kuya, magandang araw po. Ano ho 'yon? Ay, tatanong ko lang ho yung pinapaupahan niyo sa apartment. Ah, teka, dito ho, dito. Pasok ko kayo. Ay, kuya, lilinawin ko lang ho. Limang dibo, no, yung upa? Opo, opo. Doon po pala nga yung kwarto. Saglit na po, ikukuha ko po kayo na mainom. Sige po, sige po. Ano be, okay ba sa'yo? Mukhang mabait naman yung kausap natin eh. Eh, basta okay na sa'yo, okay na rin sa akin. Pero kung okay sa'yo, mas okay sa akin.
Kakais. Ano gusto mong palabasin? Ako na naman ang mali. Sino mali? Ako! Ako ang mali! Wala naman akong ginagawa pa sama! Antay ko pa? Buisit ka talaga? Sige! Pag di ka tumigil, pamartiluhin kita! Pe, parang ayoko na pala dito. Nipis pala ng dingding, dinig na dinig tayo, no? Hindi, tsaka malakas ka humilig, be. Kapal ng mukha mo, mas malakas kang humilig sa akin, no? Pero sayang naman. Baka pwede natin pakiusapan yung may-ari na pasimentohan tong mga ano. Hayop ka! Layan! Alam mo, may gusto siyang sabihin, pero hindi niya masabi dahil buhay pa siya. Ano kaya yon? Bakit kailangan niyang mamatay? Uy! Uy! Baka may secret si Pipito na nahiya siyang malaman mo, kaya kailangan mamatay muna siya. Uy! Uy! Pero ano kayang tinatago ni Pitoy sa akin? Hindi kaya meron siyang ibang babae? O kaya lalaki? O baka may anak siya sa labas? O may iba siyang pamilya? Na nakatira sa China? China talaga! Hindi, hindi! Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Tigilan ang pagkain. Maubusan tayo ng ulam. Ay, Elsa, Elsa, teka. May naisip akong paraan. Ano? Ano kaya kung buksan mo yung sulat para malaman mo kung anong gusto niyang sabihin? Eh, nakalagay nga kapag wala na ako. Eh, hindi pa naman sa patay, ha? Ay, ituturo ko sa'yo magbukas ng sobre na hindi nasisira. Ang hirap magharap ng titirahan. Lord, tulungan niyo naman po kami makaharap ng titirahan, please. Please, Lord. Ay, ay, be, kamasagi. Ito. Sabi ko na nga, kayo yan eh. Ba't kayo nandyan? Be, sigurado ka bang sa taas ka nagdadasal? Bakit galing sa babaeng dumating? Galing sa baba? Uy! New and improved Tommy na ito, ha? Hindi na ako Tommy Tomador. Tommy Tumino. Ah, ha. Narinig mo, be. Tumino na, pero corny nga lang. Saga, kayo na nga tinutulungan eh. Inaasam niyo pa ako. Huwag na lang! Bye! Hindi, hindi, sa Tommy, hindi. Ikaw naman, hindi. Hindi! Hindi! Sorry na! Huwag na! Sorry na! Tulungan mo na lang kami ni Janice. At hindi, ano kailangan nyo? Hindi, kasi sa lugar namin binabaha. Ngayon, ay, tama-tama yan. May kilala ako nagbibenta ng bangka. Hindi, 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 hindi. Ibig sabihin kasi, ayaw nun ni Janice. Sabi na, ayaw nun ni Janice sa'yo? O din, may kaibigan akong abogado. Pwede siyang express sa divorce. Hindi, hindi! Kasi diretsuhin mo na. Tommy, kasi naghahanap kami ng malilipatang bahay. Ah,
Ligoy-ligoy ka pa na. O sige, de, magkano budget niyo? Da, mga 5,000 to 6,000. Medyo mababa yun eh. May kilala ko pero 6,500. 6,500? Be, pwede na siguro yung 6,500 na lang naman. Idadag, pwede na yun. Oh, okay. Sige, 6,500. Okay. Oh. Thank you, Tommy, ha. Sabi ko sa'yo, tutulong ako sa inyo. Hindi lang yun, ihahatid ko pa kayo. Alright? Thank you, Tommy! Let's go! Let's go! Maglakas. Apo! Lagyan ko ka nga. Tapos nito, dadalhin ko agad sa room mo, ha? Sige po. Okay. Ay! Maraming salamat, Tommy. Ah, alam mo, hirap na hirap kaming maghanap ng malilipatan eh. No problemo, partner. Be, parang nanggaling na tayo sa lugar natin, no? Parang pamilyar eh. Ah, posible naman, dahil marami nagpaparenta rito eh. Kasi malapit sa mall, malapit sa MRT. Di ba? O, tingnan mo na ha. Katawang ko yung mayari ha. Salamat, okay. Tommy ha. For you, sir. Ah! For you. Be, buti na lang tinulungan tayo ni Tommy, no? May matitira na tayong matino. Oo nga, be. Exciting talaga. Ano ba nakikiliti ako eh? Yeah, ano ba? Natutuwa ako eh. Excuse me. Tommy. Ito yung may-ari, oh. Siya yung 6,500? Oh. Eh, 6,000 lang nakahapon eh. Luma na yon, 7,000 na ngayon! Sabi ko sa'yo, sablay eh. What? Elsa? Elsa? Elsa. Ha? Pitoy! Oh. Anong ginagawa mo dito? Bukas pa dapat uwi mo ha? Hindi, eh, kung ano eh, maaga na tapos yung pag-iikot namin sa planta eh. Kinuha ko na yung huling flight pa uwi. Hindi na ako nag-golf. Eh, dahilan na lang ako. Pitoy. Hmm. Sorry. Sorry saan? Eh, ano eh, naglilinis ako doon sa may damitan mo. Oh. Pinakita ako doon, box. May lamang sobre. Yan yung sobre na nakapangalan sa'yo? O ano, binasa mo? Sinubukan ko. Eh, nasunog. Ikaw ba nagluto niyan? Bakit? Eh, mukhang sunog eh. Ay, no. Hindi rin, nakasulat dun eh. Kapag wala na ako. Tapos nandito pa ako, hindi ka man lang makahintay. Eh, may pinag-uusapan niyo? Eh, may tinago akong sobre para sa nanay mo. Nakasulat doon, bubuksan niya lang kapag wala na ako. Oh. Eh, sinubukan niya buksan. Ayun, nasunog. Eh, hindi ko naman sinasadya eh. Bakit tayo? Ano po pa naman na sobre? Eh, wala naman. Mga yung pin ng ATM ko, mga password sa internet.
Alam niyo, kung may mangyaring masama sa akin, edi ma-access niya. Yun lang yun? Alin? Yun lang yung laman ng sobre? Oo, pang-emergency nga eh. Alam mo ba kung ano ang pinagdaanan ko sa kaiisip kung ano ang laman ng sobreng yun? Tapos sasabihin mo sa akin, yun lang! Wala man lang sulat, walang paalam! Hindi mo inasahang baka... Kung sakasakay, ang iiwanan mong salita sa akin, PIN ng ATM! Mahalaga raw ang sikreto kung walang nakakaalam. Kasi pag nalaman na ng lahat, hindi mo na matatawag na sikreto yon. Sa mga taong nagmamahala naman, ako, dapat hindi na kayo nagtatago ng sikreto. Dapat nag-share na kayo. Mas masarap daw ang magmahalan kung pati sikreto pinagsasaluhan. Magaling ka kung ikaw yung tipo ng taong kayang magtago ng isang sikreto. Pero wala kang kasing galing kung ikaw yung tipo ng taong walang sikretong tinatago. Nakabihis ka na? Oo, oh, bakit? Wala ka bang nakalimutan doon? Wala naman. Wala kang napansin doon sa damitan mo? Wala, ano ba yun? Walang box doon? Ano ko ba? Ikaw kaya tumingin? Ano? Wala akong nakita doon. Ano sabi mo? Box. Asan? Nandito nga eh. Asan? Wala namang box dyan eh! Anong box? Dito ko lang nilagay yun eh! Anong kulay? Beige! Beige? Tignan mo nga maigin, nandyan ba? Nawawala! Asan na yun? Sigurado ka nandyan? Dito lang yun eh! Hindi kaya nayari ka? Ha? Nayari ka? Pitoy! Alin? Wala!